3. Hey you! What's up mga kapangaso? It's me, Arwen from Arwen Mai Tv, and we're going to make Braso de Mercedes. At ang ating ingredients is 1 cup of condensed milk, ayan, any condensed milk, tsaka 3/4 cup of sugar, at 1/4 of butter. At syempre, kailangan din po natin ng 7 eggs. At yung lima po is nakrak namin, pinaghiwalay namin yung egg whites tsaka yung egg yolk. So, at kailangan din po natin is 1 teaspoon of vanilla extra at 1 tablespoon of cornstarch. At ang una natin gagawin is aayusin natin yung baking pan at lalagyan ng parchment paper. So, yan, lalagyan lang natin siya ng 1 dip of oil at ikakalat natin yung oil sa baking pan. Ilalagay po muna natin yung egg yolk sa rice. At ipiprepare na po natin yung egg white. At ang ingredients po natin dito is egg white and sugar. 3/4 cup of sugar. Gamit lang po tayo ng mixer. Ayan. Pag nakita na po natin foamy, lalagyan na po siya ng konting sugar. Paunti-unti po. Kailangan pong madouble yung size ng egg white. Strip lang muna natin. Ayan. At lalagyan natin ng 1 tablespoon of cornstarch. Ayan. Me
Medyo nagiging stiff na siya. Ayan. Kaya natin nilagyan ng cornstarch para hindi bumagsak ang pagiging stiff niya. Nicely done. Ayan. Saksak lang natin. At ilalagay natin ng 150 Celsius. Ayan. At 25 minutes. Okay. So, ayan. Ilalagay na po natin siya sa baking pan. Tapos, i-straight lang po natin siya. Tapos, ilalagay na natin sa oven. Panghihintay po natin maluto yung egg white. Ngayon, ipe-prepare po natin yung yema filling. So, unahin natin yung egg yolk. Ayan, lalagay natin. Gagamitin po namin yung war weight. Lagyan po natin ng 1/4 ng butter. Lulutuin lang po natin siya sa low heat. Let's go to the... Hahaluin lang po siya, natin siya lang hahaluin. Hanggang sa lumapot. Kailangan po mahinang-mahina ang apoy. Kailangan po laging hinahalo para hindi masunog ang yema. Pansin po natin na medyo manipis siya at medyo nasusunog siya. So, ililipat po muna natin siya dito. Continue lang po natin yung pag-mix. Ayan, naluluto na po ang ating yema filling. Ayan, namumuo na siya. At medyo lumalapot na po siya. So, ibig sabihin, pwede na natin ilipat ang ating yema filling. Pakita mo.
i-transfer lang po muna natin siya sa plato para mapalamig. Tapos lalagyan po natin siya ng plastic. Ayan. Tapos ilalagay na po natin siya sa ref. Ayan! So, luto na po siya. Dahan-dahan po natin siya ilalagay sa tray. Kailangan pong dahan-dahanin kasi napakalambot po niya. Ayan. Init. Okay. Lalagyan po natin siya ng konti sprinkle ng milk. Any gatas. Any powder na gatas. At hatiin po natin siya sa gitna. Sprinkle lang din po muna natin ito ng powder milk. Lalagyan lang po muna natin siya ng konti. Bago po natin siya ilipat dito sa binuburan po natin ng powder milk. Nabaliktad na po natin yung kalahati. Ngayon, i-prepare na po natin yung yema filling. Ayan. Ayan. Maglalagay lang tayo sa gitna. Maglalagay lang po tayo sa gitna. At yung kalahati po, ipapatong po ulit natin. Ayan. So, ipapatong na natin yung kalahati dun sa nilagyan natin ng yema filling. Dahan-dahan. Kailangan dahan-dahanin. Napakalambot. Lalagyan lang po natin yung mga gilid-gilid. So, tapos na po ang paggawa natin ng Braso de Mercedes. So, magte-taste test na po tayo. So, ayan. So, let's taste test. Ang sarap! Napaya na. Babanta ko na po. Kumuha na kayo, guys. Ang sarap niya, guys. Pwede niyo din siyang gawin pang benta-benta, ganyan. Ang sarap niya. Yo, what's up mga kapanga? So, it's me again, Arwen, from the video right before. So, thank you guys for watching and I hope you like it. And please like, share, and subscribe. Thank you!